What's up guys? Magandang araw sa inyo. Nandito na naman tayo sa Amo Moto Vlog at magre-review na naman tayo ng isang motorsiklo or scooter. So ang pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol sa isang scooter na bagong labas na walang iba ang Yamaha. Kilala naman natin ang Yamaha na isa sa Big Four na naglalabas ng mga pinakamagagandang motorsiklo at scooter dito sa ating bansa. So guys, pag-usapan natin ang bago nilang ilalabas dito sa Pilipinas, which is ang Yamaha NMAX 2020. So, ito yung bagong version ng NMAX 2020. Pag-usapan na kagad natin siya ngayon. So guys, yung engine niya, halos wala namang pinagkaiba, 155cc pa rin, single overhead cam, 4-valve, liquid-cooled, 4-stroke, blue core, with BVA. Yun ang dinagdag nila, with BVA na. So, single cylinder engine and can produce 15.1 horsepower at 8,000 RPM and 13.9 Newton meter at 6,500 RPM. So, pag-usapan naman natin guys yung mga bagong features nito, no? So, mapapansin natin guys, ang lahat ng lights niya from headlight, taillight at signal light are all LED. So, mas maliwanag siya, mas long lasting yung mga lights niya. At sumunod naman guys is yung panel gauge niya. So makikita natin guys, pinaritan na yung design ng panel gauge. Before circular, ngayon is rectangular. Still very informative tong panel gauge na to. At makikita natin dito yung fuel data, trip info, digital speedometer, time, and average fuel consumption. Ang ganda pa nito guys, meron na rin siyang USB electric power socket. So meron tayong charger. At magagamit natin to kasi ito ay nasa harapan lang. So magagamit natin to lalo na sa mga naglo-long rides na ginagamit nila yung mobile phone nila para maging navigation. So very good talaga to since yung previous model is walang USB charger. Para naman sa mga safety features natin na bago, ito ay ABS na, dual channel. So harap at likod niya is ABS na. So mas safe sa atin to para hindi tayo mag-skid o iwas disgrasya na rin, lalo na sa mga unexpected braking, no? So, ito is kadagdagang safety features para sa atin, guys. At guys, blue core siya, more power, less fuel, and meron siyang VVA, which is variable valve actuation, na kung saan is para siyang turbo na mag-activate lang siya kapag ikaw ay nakarating sa certain RPM. At ang kagandahan nito guys is magiging mas responsive yung acceleration natin pag twist natin ng throttle. At syempre guys, available pa rin ng very spacious compartment para sa NMAX. Kasya pa rin ng full face helmet. Depende lang sa helmet kapag medyo marami tayong mga nilalagay na accessories sa helmet at yung pang motocross na helmet. Pero ang regular full face helmet, kasya pa rin guys. And since maraming reklamo before na ang shocks ng NMAX is medyo matigas, ngayon guys, pinalitan na ang shocks niya with dual shocks absorber. Ito guys yung may baso na sa likod, no? Sabi nga nila mas ganda yung play ng shocks na ganito. And kung comfortability of riding lang din naman yung pag-uusapan guys, hindi magpapahuli si NMAX. So, ganun pa rin, napaka-comfortable pa rin ng riding position niya, upright, at malapad po guys yung upuan niya. So, napaka-comfortable ito, para ka lang nakaupo sa sofa, at ang kagandahan dito guys, malapad yung stepboard niya. So, pwede kayong mag-unat-unat ng paa, especially dun sa mga naglo-long rides na medyo nakakapagod din talaga. So, isa to sa napakagandang features ng NMAX. And syempre guys, keyless na rin siya, so less hassle tayo. At meron din siya syempre stop and start function na kung saan mag-i-stop yung engine mo kapag ikaw ay nag-stop, especially sa mga stoplight or traffic, within 5 seconds. And then para mag-start siya ulit, just twist the throttle and you can go. At guys, ang bagong model ng NMAX 2020 is available ng TCS, which means traction control system. Ito guys yung pagko-compare ng ikot ng gulong ng harap at ng likod. So maganda to guys, especially sa mga cornering. So piniprevent niya yung umikot yung gulong ng mas mabilis sa likod para ma-prevent natin yung pag-slide. Maganda at safety features to guys. So guys, available din siya
ng SMG. So itong Yamaha NMAX 2020, meron siyang SMG, which means Smart Motor Generator. Based dun sa mga na-research ko, ito is eco-friendly and easy to start, push start. So isang push lang, mas quiet yung pag-starting niya ng engine niya at mas mabilis. Meron siyang hazard switch and side stand switch. Para pag naka-side stand tayo, hindi mag-start yung motor. At isa pa pala guys, nakagandahan nito, ang fuel tank capacity niya is 7.1 compared dun sa last version niya na 6.6 lang. At ang balita pa rin sa atin dito sa Pilipinas, lalabas to guys ng second quarter of 2020. Sa price range, wala pa tayong idea, nilabas to dun sa Indonesia compare sa Pilipinas, nasa 109,000 pesos. Pero hindi pa natin alam guys kung magkano talaga ito. Antay-antay na lang po muna tayo guys. At sa mga riders natin dyan guys, mag-ingat po kayo sa pagmamaneho. Iwasan po natin ang pangangarera sa public road. Ilagay po natin sa lugar para maiwasan po natin ang anumang disgrasya. At lagi po natin sanang iisipin at tatandaan na mayroon pong mga family na nag-aantay po sa atin. Mga magulang, kapatid, anak, asawa. At napakasarap pong mabuhay. Ingat po kayo sa pagre-ride. At God bless po sa lahat. Always wear your protective gear. At shoutout nga po pala sa mga subscriber natin guys. Ay kay Jojo Palma, Oliver Cabales, Masking Vlog, Frankie Manginsay, at kay Dennis Castro. Maraming salamat po sa inyo guys. At comment lang po kayo guys kung gusto nyo po magpa-shoutout at sa mga gusto nyo pong i-review natin motor. Thank you guys. God bless and ride safe. And huwag nyo po kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Thank you po.